Let's go back to Matthew chapter 8. Ang accounts na ikon yung makita, doon ay sequence. In verse 23, and when he was entered into a ship, his disciples followed him. And behold, sa dinaanan na sa baruto, na-launch na sila, there arose a great tempest in the sea, in so much that the ship was covered with the waves, but he was asleep. And his disciples came to him, when he had a reaction, response in a circumstance, in a situation, and they awoke him, saying, Lord, save us, we perish. Tulog ako tayo kung i-share sa inyo ang gabi on the place, it was actually a testing of their faith. Tulog ako i-share sa inyo the place of the testing, place. The problem of the testing. Atong minumdoon nga, kadaghanan sa mga disciples were fishermen. So ang venue karon sa lugar kung asa gisulayan sa Ginoo ilang pagtuo was a common and familiar venue for them to siya, feel at home, for them not to be shocked. It was a common place and a familiar place. Ug ang ilang pagka-fisherman, dili siya nga kanang ang sigurado sa dagat is also familiar and common sa ilaha. Pero ano yung tanong doon, ang gilid familiar sa ilaha is the degree of the storm. Ibigingon sa Bible, there arose a great tempest in the sea. Kung kayo ang bagyo, kung kayo ang waves, kung gusto kayo ang hangin, ingon ko sa Bible, in so much that the ship was open sa mga fishermen, malunod sila, mga bagyo, o nga dili isod sila ang pag-survive. Tungod kay kabalos na muna mo eh, obsoleto sila sa lugar kung asa sila nag-fishing. But this time, the degree o ang pagdako sa storm, sa waves, we will better it. Kung sa lain nga sa Mark chapter 4, higiingan nga Jesus Christ nga, bangon, master, wala ka nag-care. Tungod kay literally nangahadlok nigit sila. Ikaduha, not only the place, the problem, at makita din ang problem. And his disciples came to him in verse 25 and awoke him saying, Lord, save us, we perish. Atong manilate, makulit na atong present na experiences sa atong kinabuhi sa mga Kristo, mga tumutuo sa Ginoo. There is no problem with our faith. Tungod kay itangtuhan ng mga believers in Jesus Christ, ito na dito ay pagsalig sa iya. The problem is, when we come to Him, ang impression sa Ginoo sa tuwa is this phrase, why are ye fearful? Nagaduol ka sa Ginoo, nagagulog ka sa kahadlog ng mga, dispirado na kita ng musulbat sa itong mga problema. I remember, nanduman ako din ang issue sa atong pagkinabuhi, may tumot sa pag-work sa Ginoo, nga natin kitawa sa pituuhan ko ng mga delays sa mga tubag sa Diyos pag-ampo, delay ang pag-bisyo sa Ginoo sa atong mga kahimtang. It's not actually delays. It is a span of time, an opportunity for us to demonstrate our quote-unquote faith in God. Nagkakurotag, nagkalisan-lisan, pamita ko sa mga sulat sa bumagi. We do not spend a quiet time or a span of time pagpamalandong sa saad sa Ginoo o paghulat niya sa first direction sa pulong sa Ginoo. Why ano ang progress? Ang progress ay lahat ng pagtuo. Their faith grows. In verse 7, 27, but the men marveled, the disciples marveled, saying, what manner of man is this? Now, sa ilang nauna, kani si Jesus, tao doon eh. Pero somehow, pagduro nila kay Jesus Christ, kaya nagpukaw ka ng luwasong sila, nagunauna sila ng Jesus Christ, Ginoo. Pero sa nila, nakita na nila ang gawang sa Ginoo, ang ilang pagtanggap ng Jesus Christ, diba yung follow.
love